ko sa inyo yung mga nabili sa Don Quixote. So, meron tayong itong lahat ng to. 5 bag. 1, 2, 3. 5 bag lahat galing sa Don Quixote. Inavail namin tax-free. So, hindi namin siya pwedeng buksan dito sa Japan. Hindi ko siya pwedeng i-haul. I-haul ko to sa Pilipinas. Ayan. I-haul natin sa Philippines. Kasi doon na siya pwede buksan. Today's haul sa Tokyu Hands. So, itong Tokyu Hands ay ang favorite store ni Zara dito sa Japan. Eww! So, bumili siya ng Made Casaside Fluid. So, favorite niya guys yung cream nito na pinapahid niya every night. So, bumili siya. 2 bag. So, 4 na yan. Ang presyo niya ay 14 Canadian dollars ang 2 na. Sa Canada, magkano to? 25 isa, no? $25 ang isa nito sa Canada. So, dito 14, 2 na guys. So, 4. And then, may pasulubong ako kay Papa. Favorite niya kasi yung body wash towel. Yung mahaba, yung pwede sa likod na ganyan. So, binira, ito yung pasulubong natin kay Papa. Practical lang. Hindi mamahalin ang pasulubong yan. Hindi ko alam magkano yung body wash towel eh. So, meron ding nail cutter. 2 nail cutter dahil si Zara ay may obsession sa nail cutter. Yung isa kay Papa, yun ang pasulubong. Kasi si Papa lang iwan ko. Surprisingly, addict rin sa nail cutter si Papa. Parang tuwing nag-travel pag nasa New York. Sino may nail cutter dyan? Kailangan ko ng nail cutter. Walang may dalang nail cutter, guys. So, ayan. Ito yung binili natin para sa kanya. 1 daw yan dito sa Japan. Si Zara naman, ito. High quality ang nakalagay. Hindi ko sure kung magkano. So, ayan. Huwag natin i-disclose kung magkano ang nail cutter. Baka yung matayin kayo, guys. And then, meron tayong Smisky. Sobrang daming Smisky. Kasi addict si Zara sa Smisky. So, every series binili niya. Pero yung iba, nandun sa donkey bag, bawal buksan. May 2 siyang binili sa Don Quixote. So, sa Smisky, meron siyang museum series. Meron siyang yoga series. Meron siyang bath series. Meron siyang cheer series. Meron siyang exercising series. Meron siyang, abay, ano to? Glow in the dark series, ayan. Meron siyang dressing series, so may pantaas. Surprise yan guys, sa'yo nasa loob. So mga hindi aware sa Sony Angels at saka sa Smiskies, parang surprise box siya, ayan. So hindi mo alam kung ano nasa loob. Isa lang ang binili per series kasi natatakot siya baka madoble. So meron din siyang moving series, ayan. And last but not least, meron siyang bed series, ayan. So, yun yung mga galing sa Tokyu Hands. Very magandang store yun. Sa mga taong addict rin mag, ano, sa mga stickers, ganyan. Shopping na naman tayo sa GU, my favorite store here. Hindi ko ito kailangan. Medyo parang memorize ko yung mga presyo nila, no? So, naalala nyo, nung nag-haul tayo, meron tayong brown na vest na pinapatong ko sa hoodie. Pasensya na rin. May pa-chan tayong ganyan. Busog na busog tayo sa ramen. Ay, nako. So, ayun, guys. Nag-record na ako nung sa GU. However, nag-crash yung phone. Yung mismong screen ko. Mamonitor ko nila kung maandar pa kayo, guys. Ulitin natin. Kasi yung whole kong GU ay nawala. Naging corrupted. Buisit. Okay, huwag kayo mag-alala. Huwag natin detailed pa rin, no? Effort. Alabas ko lang ulit, ano? Buti na lang. Hindi karamihan. Pero ang dami ko in-explain doon, guys. So, like what I said kanina, hindi nyo naman narinig. So, naalala nyo, hinol ko last time na itong vest na brown galing sa GU Extra Large. From $30, nag-clearance to $9.90. So, $10. So, sobrang ganda nitong i-layer. Parang plaka, nakakaasa. So, meron tayong brown yan. Sobrang na-enjoy ako. Nagustuhan ko yun. So, I had to get all the colors. So, bumili tayo ng ito. So, binili namin beige at saka itong black. So, bumili tayo ng black. $10. From 30 down to 10. And meron din tayo ng beige. Ito parang isa sa favorite ko na din. Kasi pwede rin siya sa lahat ng kulay. Basic colors lahat. And then, ito naman ay men's extra large. Ayan. Mas gusto ko yung fit na extra large. Magpapayat man or tumaba man, kasha pa rin. So, ayan guys. Very nice. So, meron tayo tatlong kulay. Next naman, ito napakadami ko explanation dito kanina. Kaya ulitin natin, ano. Ito naman ay gift namin kay Matthew. Kasi so sad kasama siya dapat dito sa last week namin sa Japan. However, hindi yun natuloy. So sad. Hindi namin share ang details. Pasalubong namin kay Matthew galing GU. Alam mo kung sobrang lang yaman ko, bibili ko siya lahat ng damit na gusto niya. Kasi alam ko naman yung mga aesthetic niya. However, it adds up, guys. No, ang tagal namin dito. Halos 3 linggo. So, talagang malaki rin ang gastos natin dito. So, mga nagsasabi, grabe naman to. Tipid sa Pilipinas. Guys, dito tayo nag-splurge. Kasi parang nag-all out kami dito. Pero, hindi naman crazy-crazy. Pero,
crazy na din kasi ko ay kumakash na sa moneta. So ito ngayon kay Matthew. Next. Natutuhin niya lang muna ko, guys. Break time. Kasi ang dami ko sinabi kanina, di ba? Naghinto-hinto tayo kasi kukinis talaga eh. Bisit. So, ito naman ay Gio pa din. Ito naman ay shared kami ni Zara dito sa... Kasi shared naman kami sa mga damit. To be honest, sobrang onti lang ng damit kong women's. Karamihan ng damit ko ay shared lang kami men's, kami parehas mo damit. Kasi mas komportable ang mga damit ng mga lalaki. At sa totoo lang, mas aesthetically pleasing, komportable, basta maganda ang fit, guys. Mas mura. Mas mura sa bagay. Ang mahal ng mga women's, guys, ano? Ito naman na crew neck na sweater. Ay, ang presyo ay... So, 19 Canadian dollars to. Hindi on point ang conversion ko. Binibase ko lang parang... Kunyari, 1,990 yen. Tatanggalin ko rin 2 digits, tapos yun. I-search nyo na lang kung sa mga lugar kayo nakatira. Basta, 19 Canadian dollars to para sa akin. And last but not the least, guys, ito ay isa sa favorite purchases ko sa buong trip namin dito. So, napakita ko na sa vlog. Oh, by the way, ito pala. Napakita ko na sa last vlog, binili rin namin yung dark brown na to tsaka black. Nabili ko rin yung gray and black nito. Yung gray tsaka black, large ang binili, men's. Presyo nito ay 29 Canadian dollars. Ayoko na i-try on haul, pero tinry on haul ko to kanina nung sa nakurap. Ayoko na, pagod na ako. Naman ay talagang oversized talaga yung design. Ang ganda nito, oversized. Ayoko na i-try on. So, doon na magtatapos ang ating Gio haul. Yun yung nakurap. Buisit kayo. Buisit talaga kayo. Hindi lang kayo, ano? Hindi ko lang kayo love. Hindi ko na ulitin. Kaso, kailangan eh. Kami natin organize yan kasi mag-i-empake tayo. Dumako naman tayo sa next paper bag. Uniqlo. Pero sa loob ng Uniqlo, may hard rock. Paper bag itatabi ko kasi dyan namin nalagay yung gift naman sa Boss Zara. So, yung Boss Zara yung may-ari ng accounting firm kung saan siya nag-work. Ito ang nag-iisang favor. Ibibigay namin ng libre. Pasalubong na siya. Hindi namin siya sisingirin. Siguro feeling ko in-expect niya mababayad siya, pero hindi namin siya sisingirin. So, yung sasakyan namin, pinikap niya doon sa may condo, sa apartment. Tapos, pinikap niya today, dadalhin niya sa Calgary. 1 week, ipaparada doon yung sasakyan. Para pag-uwi namin sa Canada, meron, andun na yung sasakyan sa Calgary. Hindi na from Red Deer. Hindi na kami mga istorbo na may magsusundo pa from Red Deer. At siya ang gumawa nun. At siya ang nag-volunteer nun. Saka makahanap ng ganun. Ikaw na talaga, the best ka. Hindi masyadong kagandahan kasi yung packaging nila, guys, yun na karton. So, ito yung baso. Hard Rock Tokyo. Ayan. Kasi hindi siya poser. Huwag kayong feeling dyan. Huwag kayong judger. Ayan. Kita niyo ba yung Tokyo? Ayan. Ito ay made in the USA. $15 Canadian. Sobrang mura, di ba? Hindi naman siya sisingin kasi grabe may effort niya para sunduin yung sasakyan, di ba? Hindi siya poser dahil nagpunta siya sa Tokyo dati. However, hindi niya ito nabili. So, pinabibili lang niya kasi hindi niya nabili. So, hindi siya poser. Okay, judge. Okay, so dumako tayo sa Uniqlo. Nandahan namin na first Uniqlo shopping ko nga pa rin ito dito. Dahil puro Gio. Ano ba yan? Kito ba yung pekpek ko all the time? Shit kayo, guys. Kidness yan. Hindi ko kasi nakikita. Bakit ba? Wait nga lang. Hindi naman ata. Task ko nga kayo. Conscious ako. Pisti. Ayan. Kita pa din. Okay na yung nakitumin. So, ayan guys. Dumako naman tayo sa Uniqlo. Uniqlo, ang Gio ay sister company ng Uniqlo. Smile si Uniqlo. Like what I said sa corrupted na video. Sobrang the same quality ang Gio and Uniqlo. So, bumita yung Uniqlo kasi doon lang yung may collaboration ng Mickey Mouse. Okay, medyo may kamahalan pero matagalan naman. Like, umaabot naman mga 3 to 4 years sa mga jogging pants ni Zara. Bili siya ng, ayan, black lang, men's. Size ay large. Hindi namin mabili sa Uniqlo, sa Gio. Dahil sa Gio, ang pangit ng fit. Parang masyadong maluwag na masyadong mahaba. Ang presyo nito ay 29. Medyo mahal, diba? Kasi parang sa Gio, merong parang T19. Ano pa ako nabiling sa'yo na T14, gray. At ito yung pangalawa. Same thing. Ganun o, since yung inalin. Dumako naman tayo sa... hindi. Bago pa pumunta sa Mickey Mouse collection, dumako muna tayo sa... Ano tawag dito? Mount Fuji. So, ayan. Ang ganda. So, ang size nga pala namin sa UT nila, sa mga
t-shirt ng Uniqlo na mga collaboration. Dati large lang kami. Unfortunately, after 2 to 3 years, kasi meron ako Mickey Mouse na favorite na laga namin pinagagawa ni Zara kung sino magsusukot kapag may puputan kami. Sobrang komportable, sobrang cute, Mickey Mouse. Gantong t-shirt sa Canada ay $24.99 ang presyo. Sure na sure ako dyan. Ang presyo dito ay $15. Grabe guys, ang mura. Ang mura, $10 cheaper. So bumili tayo, ayan, extra large men's. 1, 2, 3, 4, 5. Actually, meron silang 11 shirts doon na collaboration. Pero yung iba ay hindi ko gusto. So, ito yung first one. Very cute. Sinukat ko to lahat, by the way. And very nice. Simple, diba? Then, meron tayong black na ganito. Extra large din. Next naman ito, bagay na bagay kay Zara. Maganda rin sa akin. However, mas bagay siya sa mas maputi. So, $15 din. Extra large. Mickey Mouse pa rin yan. Ayan, abstract, abstract. Next, ito yung nag-iisang mahal. Hindi naman mahal. If ito ay $19.90. So, $20. Alam niyo guys kung ba't napamahal. Kasi ang cute, diba? Almost Dance. Tapos, yung classic na Mickey Mouse. Kaya siya napamahal kasi may print siya sa likod na napakalaki. Sobrang cute. And siya si Mickey and Friends. Ayan guys, so cute, complete sila dyan, lima. And last but not least, my favorite. Ito ay extra large men's ulit. At ang presyo, $15. So ayan ang ating Uniqlo haul. Itabi muna natin guys, kasi meron pa tayong Daiso. At after lang mag-i-empake na tayo guys. So next naman ay Daiso. Walang paper bag yung Daiso. Ito ay eco bag na binili sa Daiso na sobrang mura, 100 yen lang. Equivalent to $1. Ang mura guys, kahit sa Dalarama, $4.50 na to ah. $4. Dun sa Daiso guys, mukha pa matibay. Guess what guys, nashock ako ngayon. May Velcro. Pwede mo i-close. Saka makita, walang ganyan sa Canada. Ito yung eco bag na dadaling ko sa Canada. May ilo ako sa eco bag. Sa Daiso, binili rin namin itong supot. Kaya kami bumili lang kasi nabutos to. Hindi pa kami lumalabas. Imagine kung nasa trend kami at nabutos to ng bonggam-bongga. Awayin ko talaga si Sarah. Simulan natin guys. Pero before anything, kailangan siya ilabas. Simulan natin lahat dito sa Mickey Mouse. Alam ko ito ay okay, $2. Sobrang mura. Magkano to sa, wait, sa Shein? Wait, nakita ko to. Tingnan mo. Guys, basta mahal siya sa Shein, parang may $12 to eh. Ito yung kapag nagpiprito kayo, tas ayaw yung may matatalsikan sa likod. Kasi, nakakapagod magpunas at magmap. Alam mo yung pag nagprito ka, kahit nasa pang pag nagprito ka, tumatalsik sa side, diba? Eh, ang arte ko sa kusina. Ayoko may mga matematika. So, takpan na lang natin. Ayan. After use, punasan nyo lang to guys, ng wipes, Lysol, kung ano man trip nyo. So, si Mickey Mouse ang pinili ko. Of course, Mickey Mouse. I love Mickey Mouse. $2. Isang peraso. Sobrang mura niyan guys. Magaan pa. So, hindi problema dali ng Canada. Ako naman tagaluto sa bahay. Wala ko naman lang si Zara mag-prep. So, ayoko nga na naglinis, diba? Kasi toka rin ako mostly sa paglinis ng soap. Pero tumutuwa naman si Zara. Palakpakan natin. Effects. Palakpakan. So, design tatlo. Ito naman ay, ano lang, dollar. Sobrang mura guys. Sa Amazon, parang 10 bucks to. So, dollar ang isa. So, huwag niyo akong, ano, awayin dyan. Bakit apat lang binili mo kung $1 lang isa? Guys, reusable yan. Pwede yung punasan. Ano to? Sobrang yaman mo. Isang beses, tapon. Wait lang, parang tatay ko. Eww! Kaya. So, yun yun. Nakita niyo na, diba tatlo? Random na lang, guys, ha? Kasi hindi ko na mapili. Ang alam ko sa Daiso, kapag walang presyo sa likod or sa harap, ay $1. Guys, kung si Zara addict sa Ziploc, sa bombilya, sa nail cutter, kung anek-anek, sa scrub daddy, ako ang addiction ko ay lint remover. Ayan, kita niyo ba? Favorite ko yan yung binabatarihan, tapos dito nang pupunta yung mga dumi. Gusto ko kasi yung kapag kunya yung mga junk, ginagawa mo! Gusto ko mukha pati siyang bago. So, nililinis ko yun guys. Niiyakan niya. Bakit? Remember na. Ang pangit kasi may dalawa ako na galing Dalarama. Guys, naghihingalo na yun eh. So, pinagdarasal ko, sana mas matino naman to dahil made in Japan nakalagay. Umiiyak, naglilinis ng jacket kasi ayaw ko siyang tulungan. Ayaw niya ako tulungan pa andarin. Pagod na ako. Parang, guys, yung bedsheet nga namin, ganun ako bored minsan. Yung bedsheet namin, sobrang luma, pero hindi namin matapon kasi favorite ko. Ginaganyan ko, imagine mo, andit na ng bilog na yan. Kinatsaga ako yun. Papatagal ka eh.
So, lint remover, okay. Sa mga gusto magregalo sa akin, kaka-birthday ko lang. Matagal pa to bago ma-upload tong vlog ito. Pero, kung nag-iisip kayo ng pangregalo, guys, gusto ko yun sa winner sa Canada. Yung Tigre 24, masend ako dun. So, ayan, guys. Meron tayong lint remover. Akin yan. Para sa damit namin ni Zara. Hindi ko alam kung ilan, pero... Okay, lima pa lang yung nakikita ko. Magkano ang Choco Baby sa Canada? Hindi ko alam. Meiji. Hindi ko alam kung magkano rito sa Philippines. Pero, grabe guys. Sobrang mura. 50 pesos lang dito isa. $1 lang isa. 50 pesos lang guys. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na sa amin lahat. Huwag kayo mapangano. Iyo ko si Matthew yan. So, ito. Meron tayong Kuromi na headband. Pasalubong ko ito kay Bambi. Incenso naman guys. Incenso, incense. Ito ay white sandalwood. Ito naman ay lavender. Ito naman ay... Hindi ko talaga alam guys. So, may tatlong box tayo ng incense. Meron tayong gunting. Oh, by the way, yung incenso guys, parang 50 pesos lang ang isang box. Ang mura diba? $1 lang isa. Ito, 50 pesos lang din. Sobrang mura, ayan. Since mahilig kami ni Zara mag-lobsters, mag-crabs, ayan. Bumili tayo ng isang gunting. Ito, hindi ko alam kung ilan ang kinuha, pero yung mga nakikita ng mata ko muna. So, favorite ko ang white chocolate. Mas favorite ko ang white kaysa sa milk chocolate. So, ang Meiji chocolate, hindi ko alam kung magkano sa Canada, hindi ko alam kung magkano sa Philippines. Pero 50 pesos lang dito ang isa. So, bumili tayo ng dalawa. I think, dalawa. Kung addict siya sa lahat-lahat ng... Kung addict ako sa lint remover, addict siya guys sa mga nagsiskin. Kasi wala pa kami nabiling ganito na successful. Lahat ng ginagamit niyang ganito. Shout out sa'yo, Ange. Ang ganda nung sa'yo. Hindi ko alam po sa mo yung nabili. Pero yung nabili ni Zara. Isang ganong punit. Guess what guys? Imbis magsin, nabutas ulit. Tapos ipofold niya ulit. Igaganyan. Guess what guys? Yung ganyan, ganyan. Tapos ito yung space. Putol. To the point, hindi mo masana kailangan mo na ubusin yung chichirya kasi wala na siyang space para i-seal pa. So, tingnan natin kung maganda kasi 50 pesos lang din itong pang-seal. Additional yan ni Zara sa mga gusto malaman ko ano yung mga ikasasaya niya. Napaka-simple lang. It's either simple or extreme. It's either ito or LV. Ganun level. Ito or Rolex. Ganun. So, ayan. Meron siyang sealer. 100 yan ngayon ay 38 pesos. Wow, ang mura. Okay, cancel nyo lahat ang sinabi. Can you imagine, guys? 38 fucking pesos. Can you imagine yung cedar, 38 pesos? Yung gunting, 38 pesos. Puta, kiss feeling ko, 200 din sa Pilipinas. Break. Bakit? Ako din ang pingin. Cheers. So, meron tayong dalawang puka. Yung lighting ko, tinakpan niya. Sinablog yung mga gamit-gamit dyan. Dudukotin ko yung bonnet mo. So, meron tayong dalawang puka. Hindi ako may isa ganyan. Huwag ka mag-alala. So, para siyang, anong tawag na doon? Hello, Panda. So, ayan. Dalawa yung binili ni Zara. 38 pesos ang isa. Sobrang mura. Kakainin niya sa aeroplano for sure. So, ayan guys. Ito naman, Little Twin Stars. Little Twin Stars ang pinaka-favorite kong Sanrio. After nyo, si Kero Kropi. Dati si Hello Kitty, pero like may... So common. Hindi ko matandaan kung magkano, pero yung cute guys. Coin purse. Lagay mo alahas, kung ano naman. Then yung front, ito yung back. Very cute. 38 pesos. Ito naman, next. My Melody and Kuromi na pencil case. Meron tayong crisp choco. Ito, natikman namin galing sa family ko sa US kasi ang dami nilang ganun to na galing Japan na gustuhan ko. Lasa siyang Coco Crunch na pinagdikit-dikit. So, ayan. Bumili tayo ng isang ganyan at alam ko, ito ay 38 pesos. $1 lang din. Ito ay collaboration ng Little Twin Stars with Hello Kitty kasi 50th anniversary. Very cute. Cutie-cutie. Ayan. Oh, may isa pa. Choco Baby. Ito ko si Zara, favorite si Choco Baby. Ang favorite ko naman ay ito, yung Meiji na may chocolate na may strawberry. Ayan, 38 pesos lang din ang isa, dalawa. Hindi ko alam po ilan, basta nandiyan pa yan guys. Kung may isa pang puka. Yung dalawa ay chocolate, ito naman ay strawberry, ganun ulit, 38 pesos. Zara, ano ba itong binili mo? Pouch? Oh my gosh! Kasi sabi ko lang sa inyo guys, ang favorite ko si Little Twin Stars siya kasi Kero Kropi. So ayan guys, meron din akong Kero Kropi. Ito naman sa akin pouch, pwede lagyan ng passport. So ito naman ay Sanrio characters. Ayan sila. Ang Japanese sila, Little Twin Stars, my favorite. And iba-iba sila. Ayan. So ayan, hindi siya pencil case for me. Baka ito nga yung makeup bag ko eh. So ayan. Cute, diba? May isa pa, Meiji na chocolate. May dalawa pa.
yung favorite ko, ayan. Bigyan ko rin si Matthew kung pwede niya. Ay, meron pa. Isa pa ulit. Sorry. Ito naman kay Zara, meron siyang silicone cord band black. So, tatlo yan guys. Para sa chargers ba to? And then, ito, pasalubong kay Bambi. Chopsticks from Japan. Ayan, kay Bambi yan. Ito kay Bambi din. Ba, Bambi ah, spoiled ka. Kasi si Cody meron na, hindi ko na nakuha yung kay Cody. Actually, mahalik kay Cody kasi maanting-anting yung mga trip ng bata na yun. So, kay Bambi, ito, binili natin siya ng tuwalya. Para maligo ka na pala. So cute. That's for Bambi. Meron siyang Kuromi na shower cap. Ayan. Pero ganito yan. So, meron tayong palanyard na ganyan na pwedeng sa leg yung suot na ganyan. Pero lahat ng tao dito sa Japan, iba't ibang klaseng asyano, ganyan nila suotin. Tapos, andito yung cellphone. Sa Don Quixote, 14 Canadian dollars siya. Sa ibang shops, may take to 27 Canadian dollars. Sa Daiso, guys, 38 pesos. $1 lang. So, meron akong blue, may lavender, and beige. Off-white. Ayan. So, nakita niyo yan. May hook na ganyan. Tatanggalin niyo yun. Tanggalin niyo yung phone case niyo. Ipasok niyo to. Lalabas to doon sa may charger. Okay, and then, tumako naman tayo sa mesh bag na nag-addict na ako. Ewan ko ba? Kala mo na napakadami labahin. So, hindi ko siya gagamitin yung panglabahin. So, una sa lahat, Mickey Mouse. So, Canadian dollars. Wala pang 100 pesos. Meron na tayong mesh bag. Ayan. Then, isa pang Mickey Mouse. Can you imagine? Ito ay 38 pesos lang. Ito rin. Ay, hindi pala to. Ano pala siya? $2. Wala pang 100 pesos. Malaki naman. Ayan. Malaki-laki. So, itong, ito, yung parang ganyan. Ang ilalagay ko naman dito is kapag nata-travel kami saan. Diyan yung mga panty, bra, ganyan. So, may handle pa siya ganyan. So, kadro. Wala pang 100 pesos. Bongga, diba? Ay, yeah, wala pang 100 pesos. So, ayan. Mickey and Minnie rin. And then, meron din ako malitong version. Ayan. Ang ganda. Ang ganda. Bunyo din tayo ng Mickey Mouse na pouch. Ito, hindi ko pa alam kung nalagay. 38 pesos lang din. So, dalawang Kuromi na paper bag. Ay, na eco bag. Isa sa akin. Meron ako tatlong Mickey Mouse. Sobrang mura guys ng Mickey Mouse. 38 pesos lang isa. Order din talaga ako ng ganyan na eco bag. Favorite ko yung mga ganyan. Muna natin kay Doraemon. Doraemon ba yan? Pero blue si Doraemon, but gray. Alam niyo yung lumpia sa Pilipinas? So, ganun ang shape niya. Mga chichiria to. Lumpia, pero sweet corn flavor. Yan ang itsura niya, guys. Nag-introduce natin nito sa akin. Napanood ko yung vlogger niya, si Hazel King. 38 pesos, 10! So, yun, guys. 10 ang kinuha natin. Saka yata sa airplane. Bumili tayo ng wasabi na peas. 38 pesos lang din. Meron tayo seaweed na wasabi na rice cracker. Ayan, 38 pesos lang din. So, matcha candy. Ang isang ganito sa TNT or H-Mart sa Canada ay 4 Canadian dollars. Dito ay 38 pesos, $1 lang. So, meron tayong ganyan. Meron tayong ganyan. Meron tayong ganyan. 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 Lahat ang pinili ko ay matcha with milk. Kasi hindi ko tayo pag yung candy ay matcha lang at walang milk. Kasi lasang parang humumuya ng damo. Ano ko, baka? Lagi ako inaasa ng baka. Na itong babaeng nasa likod. Ayan, 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 ayan. Nakahiga kaya. Ayan. Guys, wala na akong boses. Kaya ako na mag-impake anong oras na nung pecho na ultra guys. Ayun guys. So, dyan nagtatapos ang ating haul. Thank you so much for watching. Mga. Don't forget to comment down below kung ano pang gusto niyo makita ang video sa next time. And don't forget to para lang ngayon notified the next time that we upload a video. Gusto mo yun? Bye guys! Bye guys! Mag-impake na ako!